tugtugi ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawa sa ating mga kaaway. Tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Paninyo ang trumpeta. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita natin si San Ignacio de Loyola, isang pari. At upang tayo ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob po tayong humiling ng pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Ignacio de Loyola para ilaganap sa tanan ang lalong ikadarakila ng iyong ngalan sa tulong niya at sa pagtupad sa kanya sa pakikihimok dito sa lupang ibabaw. Kami naway paghindapating maputungan kasama niya sa kalangitan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay bumaba na ng bundok. Dala niya ang dalawang tapyas ng batong kinasusulatan ng mga utos na ang Diyos mismo ang sumulat. Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moises, parang may digmaan sa kampo. Ang naririnig ko'y hindi sigaw ng tagumpay o pagkatalo, kundi awitan, sagot ni Moises. Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang guya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito, nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na batong at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos, dinurog niya ito ng pino saka ibinuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron, ano ba ang nangyari sa iyo at pumayag kang gawin ang kasamaang ito? Sumagot si Aaron, huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo namang kung gaano katigas ang kanilang ulo. Hindi ko sila mapigil sa paggawa ng kasamaan.
Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng Diyos na mangunguna sa kanila sapagkat hindi nila alam kung ano ang nangyari sa iyo. Kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay nila sa akin ang mga alahas, tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang ito. Kinabukasan sinabi ni Moises sa mga tao, napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aahon ako ngayon sa bundok at makikipagkita sa Panginoon. Baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad. Umahon nga sa bundok si Moises at dumaing sa Panginoon. Sinabi niya, napakalaking kasalanan ang nagawa ko, ng nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyos ang ginto. Ipinakikiusap ko pong patawarin po ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. Sumagot ang Panginoon, kung sino ang nagkasala sa akin, ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo at papatnubayan ko kayo sa aking anghel. Ngunit darating ang araw na parurusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilika, sa Diyos na baka na ang kinakai damong sariwa. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas na iyong ginawa doon sa Ehipto'y kagila-gilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, iyong nasaksihan ay kahanga-hanga. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa poon si Moises na magitan siya at hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magsitayo na po ang lahat. Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, isa na namang talinghaga ang inilahad ni Jesus sa mga tao. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong nagtanim ng isang butil ng mustasa sa kanyang bukid. Pinakamaliit ito sa lahat ng binhi. Ngunit kapag natanim na at lumago, ay nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Ito'y nagiging punong kahoy
anupat napamumugaran ng mga ibon ang mga sanga nito, nagsalaysay pa siya ng ibang talinghaga. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng lebadura na inihalo ng isang babae sa tatlong takal na harina at umalsa ang buong masa. Sinabi ni Jesus sa mga tao, ang lahat ng ito sa pamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta, magsasalita ako sa kanila sa pamagitan ng mga talinghaga. Ihayag ko sa kanila ang mga bagay na nililihim mula ng likhain ang sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Bilang mga mananampalataya, alam po natin na ang Diyos ay mabuti. Alam natin na sa buhay natin, ang laging hinahangad ng Diyos ay kabutihan. Kaya nga minsan, kapag tayo ay nakakaranas ng hirap, minsan kapag tayo ay nakakaranas ng pighati o malaking problema sa buhay, madalas sinasabi natin, pinarurusahan ba ako ng Diyos? Madalas nasasabi natin, ano ba ang kasalanang nagawa ko sa Diyos? Kung hinahangad ng Diyos ang kabutihan, bakit ako nahihirapan? Kaya nga minsan kapag tayo ay nahihirapan, bumabaling tayo sa iba't ibang paraan. Nawawala yung ating tiwala, nawawala yung ating paniniwala sa kabutihan ng Diyos. Bakit ko sinasabi ang mga bagay na ito? Dahil ganyan ho ang karanasan ng mga Israelita. Sa atin pong unang pagbasa, napakinggan po natin na sila ay nasa lupang pangako. Sila ay patuloy na at binayaan ng Diyos dahil inalis sila sa pagiging alipin ng Diyos Ama. Ngunit hindi sila nakontento. Marami silang hinanap. Kaya ano ang ginawa ng mga Israelita? Sinamba ang isang guya na gawa sa ginto. Naghanap ng ibang Diyos. Mga kapatid, minsan sa buhay natin, ganyan din ang nangyayari sa atin. May mga pagkakataon na kapag nahihirapan tayo, ayaw nating kumapit sa Kanya. Ayaw nating maniwala sa Kanya at hahanap na lang tayo ng iba't ibang Diyos-Diyosan. Pero malaking pagkakamali iyon. Malaking pagkakasala iyon. Kaya nga sa ating unang pagbasa, ano ang ginawa ni Moises? Siya ay umakyat sa bundok at nakipag-usap sa Diyos. Pero sa bandang huli, ano pa rin ang sinukli ng Diyos? Pagpapatawad, kabutihan. Ibang-iba sa ating mga tao. Dahil kapag tayo ay sinaktan, ano ang ginaganti natin sa kapong nakasakit sa atin? Gagantihan din natin ng sakit. Kung tayo ay pinahirapan, ano yung dapat nating iganti? Paghihirap din. Pero tingnan mo ang kabutihan ng Diyos. Talikuran man natin, saktan man natin, ano ang laging igaganti sa atin ng Diyos? Pagmamahal pa din. Pag-ibig pa din. Kaya nga, napakagandang tingnan yan sa ating ebanghelyong napakinggan para sa araw na ito. Isang talinghaga ang naibahagi sa atin ni Jesus.
the parable of the mustard seed, buto ng mustasa, na napakaliit. Pero balang araw, ang buto na ito lalago at magiging pinakamalaking puno ng gulay. At ano ang pinaparating nito sa atin, mga kapatid? Na ang bawat isa sa atin, tinataniman ang puso natin. At balang araw, kahit gaano kalait yung itinanim sa atin, dahil sa tulong ng Diyos, mamumunga. At kapag ito ay mamumunga, makakatulong sa iba at mararamdaman din ng iba ang kabutihan ng Diyos. Mga kapatid, alam nating mabuti ang Diyos. Kaya kahit sa anong pagsubok at hirap mangharapin natin sa ating buhay, huwag tayong maghanap ng iba't ibang Diyos-Diyosan. Manatili, kumapit, dahil ang kabutihan ng Diyos nakaugat sa kanyang pagmamahal. Dahil ang Diyos natin na puno ng pagmamahal ay Diyos na hindi mang-iiwan, hindi magpapabaya, kundi lalago sa puso natin at mapagtatanto natin na meron tayong Diyos na mabuti at mapagmahal. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng banal na misa natin para sa araw na ito, yan ang patuloy nating ipagpasalamat at hilingin natin sa Diyos na patuloy niyang taniman ang ating puso ng kabutihan, taniman niyang ating mga puso ng kabutihan upang tayong nakaranas ng pag-ibig at kabutihan ng Diyos ay maging puno din sa iba na nagbibigay ng bunga ng pag-ibig at awa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tayo ay mga anak ng Diyos, subalit sa mapagpakumbabang loob na panalangin, lumapit tayo sa Kanya bilang mga lingkod ng kaharian na naglalayon lamang na gawin ang ating tungkulin. Hilingin natin sa Kanya na palalimin pa ang ating pananampalataya. Ang ating panalangin, Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga Kristiyano at lahat ng nagpapahayag ng pananalig kay Kristo naway umunlad sa pananampalataya at pag-ibig sa isa't isa bilang tanda ng paghahari ng Diyos, manalangin tayo. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang ating personal na pananampalataya naway umunlad at lubos nating kilalanin ang ating pansandig sa Diyos, manalangin tayo. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga nanlalamig sa pananampalataya at nawalan na ng pag-asa at puno ng pag-aagam-agam naway mabiyayaan ng bagong sigla upang panibaguhin ang kanilang pagtatalaga kay Kristo, manalangin tayo. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos at iwaksi ang paglapastangan at kawalan ng galang sa pangalan ng Diyos, manalangin tayo. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ang mga yumao na naglingkod sa Panginoon sa kanyang kaharian dito sa lupa naway tanggapin sa buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panginoong Diyos, umunlad nawa kami sa iyong biyaya. Ama naming Diyos, batid naming wala kaming magagawa kung aasa lamang kami sa aming sarili. Tulungan mo nawa kaming matibay na kumapit sa iyo sa pananampalataya. Hinihiling namin ito
sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang mga alay na aming inihain ngayong si San Ignacio de Loyola ay ginugunita namin sa itinatag mong pagdiriwang na siyang batis ng Tanang Kabanalan. Mangyari nawang kami maging banal sa katotohanan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ignacio de Loyola ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalan mo ako, ano katawan at tugon ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers, sumunod po tayo at maraming salamat po. Announcement, ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service sa darating na August 3, araw po ng Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi, makiisa po tayo. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard,
o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang paghahain namin ng pagpupuri at pasalamat ngayong ginugunita si San Ignacio de Loyola ay humantong nawa sa ikadarakila kailanpaman ng iyong kamahalan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal